Ang number one overall pick ng NBA draft noong 2020 ay itong si Anthony Edwards na tinatawag nilang Ant-Man. Na bago yung draft night ay lumabas pa nga yung balita na balak nga nitong subukan ng American football. Na nangyari pa ay parang naging questionable ang magiging focus ni Edwards sa NBA. Bago pa yung draft night ay nagkaroon pa nga ng rumor na balak ngang i-trade ng Minnesota ang kanilang number one pick para sa isang player na makakasama sana ni D'Angelo Russell at itong si Karl Anthony Towns. Pero wala talagang kumagat sa trade na yon. At itong si Edwards ang napili ng Minnesota na nabigyan pa ng ibang mga sports website na mababang grade bilang isang first overall pick. Ngayon para sa episode na to ay balikan natin kung sino nga ba itong si Ant-Man, si Anthony Edwards ng Minnesota, na sinasabing malapit din na comparison dito kay D-Wade, na kahit na si D-Wade ay sumang-ayon din doon. Kaya umpisa na natin. Si Anthony Edwards ay nagmula sa Atlanta, Georgia. 3 taon pa lang siya ay tinawag na siya ng kanyang ama bilang Ant-Man. Bago siya mag 10 years old, itong si Edwards ang kanyang sport talaga ay American football at isa sa mga best youth player sa Atlanta. Ito rin kasi yung dahilan kung bakit nga ba nasabi noon ni Anthony Edwards na maglalaro siya ng American football. Dahil nung nasa 9 to 10 years old na siya, ay siya yung tinuturing na number 1 prospect sa American football. Bata pa lang noon kasi ay pinoprospect na talaga. Nang mga 10 years old, itong si Edwards ay nagpalit ng sports papuntang basketball. Dahil nung nasa bahay siya ng kanyang lola ay wala silang magawang magkapatid. Nakita niya naglalaro ng basketball ang kanyang kuya at dito natuwa si Edwards sa paglalaro ng basketball at nakita niya na mas masayang laruin ng basketball kumpara sa American football. At syempre, ang unang nakalaban nitong si Anthony Edwards ng basketball ay ang kanyang nakakatandang kapatid na tumayo ding legal guardian nitong si Edwards. Noong mga 9th grade, itong si Edwards ay pumasok na sa guidance ni Justin Holland na isang former basketball player na galing ng Liberty University. Ayon pa sa kwento nito si Justin Holland, dahil sa gustong matalo ni Anthony Edwards ang kanyang nakakatandang kapatid, ay sinabi nito sa kanya na kapag natuto siyang makashoot, ay magiging best player siya sa buong US. So sa ranking yun ng mga high school. Doon din nakasali si Edwards sa mga tournaments at isa sa pinaglaro nitong si Edwards ay ang Atlanta Express Under 15. Under din dito kay Justin Holland. Ayon pa sa kwento ni Justin Holland na maglaro kasi siya sa Under Armour Challenge, ay dito naglalaro din yung mga top prospect. At nakita ng mga scout yung galingan nitong si Edwards. Kasama na doon ay nakita rin yun ng mga fans. Dahil sa galing na pinakita nitong si Edwards, ang ginawa ng mga fans noon nang lumabas siya sa gym ay nagpapirma ito ng autograph sa kanya. Pero noon si Edwards ay hindi alam kung paano ang gagawin sa simpleng pagpirma lang ng autograph. Hindi naman kasi sanay itong si Anthony Edwards sa ganong atensyon. Ang kwento pa noon ni Justin Holland ay medyo natatawa siya nung tinanong siya ni Anthony Edwards kung paano pumirma ng autographs. Nang sumunod na araw, imbes na jump shot at 3-point shot ang i-practice nitong si Edwards ay pinagawa siya ni Justin Holland ng iba-ibang pagpirma ng mga autographs. Saka itong si Justin Holland talaga ay sanay sa spotlight. Nang 2004, ang unang beses na pinalabas ang isang high school game mula sa Atlanta dito sa ESPN. At ang unang game na yun ay ang team ni Justin Holland na Landmark Christian High School, kalaban ng Southwest Atlanta Christian Academy kung saan ay naglalaro pa noon dito si Dwight Howard. Ito pa yung isang kwento na medyo kakaiba at magiging maganda sanang laban sa 2021 NBA draft kung natuloy. Si Anthony Edwards ay dapat kasama sa class ni Jalen Green, Cade Cunningham, Evan Mobley, Jonathan Kuminga at Jalen Suggs. Nagkaroon pa kasi noon ng discussion kung sino ang best guard sa pagitan ni Jalen Green at itong si Anthony Edwards. Nagkaroon pa nga ng article dati kung sino ang pipiliin bilang modern day point guard sa pagitan ni Cunningham, Green at itong si Edwards. Ang nangyari kasi dyan dahil sa mababang grades itong si Anthony Edwards ay nag-transfer siya ng school papunta dito sa Holy Spirit Prep noong 2017 sa kanyang sophomore year at dito ay na-classified siya bilang class of 2020 instead na class of 2019. Yung 2020 ay class talaga yun ni Jalen Suggs, Jalen Green, Jonathan Kuminga, Evan Mobley, isama din natin dito si Kai Soto. Ang naging purpose kasi ng move na yun ni Anthony Edwards ay para maayos talaga ang kanyang academic problem. Dito kasi ay mas mabibigyan siya ng pansin regarding sa issue na yun. Nang 2018 naman, itong si Anthony Edwards ay na-reclassified pabalik sa class of 2019. Ito na yung kay na Wiseman at Cole Anthony. Ito ay matapos din niyang manalo ng state championship sa high school noong 2018 habang nasa kanyang junior year. Naayos kasi niya yung problema niya sa kanyang academics at kaya siya binalik sa 2019 class. Sa madaling salita ay dapat
magiging repeater sana ng isang taon itong si Edwards dahil nga sa academic problem. Na habang naglalaro siya para dito sa Holy Spirit Prep, ay naayos niya ang issue na yun at naging 4 na taon na lang talaga siya sa high school. Kung sakali kasing hindi naayos ni Edwards ang issue na yun, ay malaki ang posibilidad na sumali din siya sa G-League program ng NBA. Pero depende na rin yun sa kanyang priority. Kasi nga, ang isa sa issue talaga dito kay Edwards noon ay kanyang academics. Dahil na din sa pagkakabalik ni Edwards sa class of 2019, ay dito na siya dinagsa ng mga college offer ulit. Dahil alam nila makakapaglaro si Edwards sa college. Dahil naging okay na nga ang grades nito. Sa US kasi ay maraming scouting website. Andyan ang ESPN, 24/7 Sports at Rivals. Kasama siya sa top 5 na mga scouting report na yun. Dito inoferan si Edwards ng mga bigating school gaya ng Kentucky, North Carolina, Kansas at Florida State. Pero mas pinili ni Anthony Edwards ang Georgia dahil dito kina Dwayne Wade at Victor Oladipo. Ang coach kasi ng Georgia noon ay ang dating coach din ni D-Wade at ni Oladipo na si Tom Crane. Nung naglalaro na nga itong si Edwards para sa Georgia ay dito na rin siya kinukonsider bilang top overall pick para naman sa 2020 NBA draft. Dahil si Wiseman ay hindi nga rin nakapaglaro ng matagal dahil sa kanyang issue sa eligibility. Habang naglalaro din sa college, itong si Edwards ay merong 19 points, 5 rebounds at 2 assists per game. Kinukumpara din ng maraming analyst itong si Edwards dito kay D-Wade dahil sa kanyang size at speed. Si Anthony Edwards din ang unang freshman dito sa Georgia ang nakapagtala ng 37 points since 1975. Si Edwards ang naging top scorer din para sa mga freshman ng 2020 season para dito sa NCAA. Napili din siya bilang SEC Freshman of the Year at naging finalist para sa Jerry West Award. At dito na rin siya pinili ng Minnesota bilang first overall pick. Sa unang part ng season ay naging 6-man muna itong si Anthony Edwards para dito sa Minnesota. As of February 22, ang average nga nitong si Anthony Edwards ay 14 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Sa loob ng 31 games ngayong season, itong si Anthony Edwards ay merong 7 20 plus points at umiscore na rin siya ng 23 times ng double digit. Merong ups and downs sa karir nitong si Anthony Edwards ngayong season. Pero ang masasabing pinaka-memorable ngayong season para dito kay Anthony Edwards ay nung dakdakan niya ng harap-harapan itong si Yuta Watanabe ng Raptors na kinukonsider ngayon na Dunk of the Year. Wasabi kasi itong si Yuta sa ginawang play noon ni Anthony Edwards. Since nawala nga sa lineup ng Minnesota itong si D'Angelo Russell dahil na din sa injury, ay dito naman siya nabibigyan ng mas mahabang minuto na sa last 10 games nitong si Edwards ay umaabot nga siya ng at least 31 minutes per game. Kumpara nung naging 6-man pa siya na nasa 26 minutes. Malaking improvement kasi yun sa game nitong si Edwards. At isa pa dyan ay magkakaroon ng bagong coach itong Minnesota. Ang magiging tanong doon ay paano nila i-utilize ang kanilang first overall pick para makasama talaga sa mas maayos na rotation. Si Edwards din ay kasama sa top rookies ngayong season. Ang kalaban niya para sa pagka-rookie of the year ay itong si Haliburton, LaMelo at itong si James Wiseman. Marami pa talagang games para makahabol talaga itong si Anthony Edwards bilang Rookie of the Year. Kasi bilang first overall pick ay mas maganda kung nasa top siya. Pero marami din mga first pick sa kanilang unang taon ay hindi naman ganun kaganda ang pinapakita nila. Pero noong mga sumunod na taon ay naging okay naman. So yan ang naging kwento nitong si Anthony Edwards, ang first overall pick ngayong 2020 NBA Draft. So bago ko tapusin ang episode na to, ay huwag nyo namang kalimutang i-click yung subscribe button.